Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is your friend James Rocky Vega, or you can call me James. Our topic for today is about how to get a US FAA license. Gusto ko lang guys i-share sa inyo kung paano ko nakuha yung US FAA license ko. Simple lang guys. Yung una, at least mayroon kang CAAP ANP license. And then 3 years experience. Either sa general aviation, or sa airlines, or sa line maintenance, or sa hangar, kahit saan. Okay? Pero once na decided ka na kumuha ng US FAA license, kailangan mong pumunta sa CAAP. So ngayon, pupunta ka sa CAAP, i-inform mo sila na gusto mong kumuha ng US FAA license. So just make sure when you go there, you need to bring your ANP license, yung card, your certificate of employment, at saka yung pambayad. So, anong mayroon doon sa certificate? Nandun yung, nakalagay doon yung full name mo, yung license number mo, at the same time, yung mga naging experience mo, nandun yun. So, mag-request ka nito, it will take to 2 days to 3 days. Okay? So ngayon, after 3 days, once na makuha mo na siya, tapos, kailangan mo mag-apply ng US visa. Okay? So yung US visa na i-apply mo is B1, B2. So kailangan dito, kung sa Pilipinas ka nag-apply ng US visa, kailangan mo may issue money ka, may pera ka sa bangko mo. Tapos meron kang certificate from CAAP, nakukuha ka ng US FAA license. So, certificate of employment, kailangan kumpleto siya. Okay? Ngayon, once na doon ka na sa interview, ang itatanong sa'yo ng consul, why do you want to go to US? Simple lang yung sagot. From my experience, yung sinagot ko is, I will go there to take my written exam for my US FAA license. Okay? So ngayon, once na wala naman naging problema, after a week, you can have your US visa, B1, B2. This B1, B2 is only for tourists, not allowed for employment. Okay? Ngayon, so meron ka ng US visa, meron ka ng certificate from CAAP, meron ka ng certificate of employment, so meron ka na lahat. Ngayon, kailangan mo magpunta sa US. Anywhere in US, pwede sa Los Angeles, San Francisco, Alaska, Honolulu, kahit saan. So, for example, sa Los Angeles, pupunta ka doon, kailangan mo mag-walk-in or mag-email sa FSDO. Ano yung FSDO? Flight Standard District Office. Yun yung opisina ng mga sa FAA. Okay? So, naalala ko nun yung FSDO sa Los Angeles, malapit lang sa airport. So, ngayon, once na interview ka na, ang itatanong sa'yo ng inspector, why they want to get this license? Simple lang yung sagot. If I can have the license, I can work with unregistered aircraft like Federal Express, Delta Airlines, or any airlines na nasa US under unregistered. Okay? Pero kung sa Pilipinas naman, may advantage ngayon guys kung mayroon kang US FAA license. Bakit nasabi ko yan? Sa Pilipinas, mayroon tayong Federal Express, line maintenance, Delta Airlines, line maintenance, mayroong MRO, maintenance, repair and overhaul, Metrojet sa Clark, mayroong aviation concept sa Subic Bay. So, yun yung advantage. Kaya, kung mayroon kang chance na kumuha ng US FAA license, mayroon ding chance na makapag-work ka. Lalo na ngayon, maraming kulang sa Pilipinas na walang may US FAA license. Kasi kadalasan, yung iba, yung mga kasamahan ko dati, mga senior ko sa FedEx, nag-abroad na, nasa US na sila nag-work. So, yung iba nasa Alabama, yung iba nasa Texas, so nasa
American Airlines na yung iba, yung iba sa FedEx. So, yun. So, yun yung advantage ng may FAA license. Ngayon, once na mayroon ka ng permit, kung gusto mong mag-exam, pwede ka na mag-exam. So, ito na. There's a three subjects, yung general, airframe, and power plant. Okay. So, take note guys. Once na mag-exam ka na, let's say, July 28, 2021, kailangan mo tapusin yung written exam mo kasi mayroon siyang expiration good for 24 months or 2 years. So, if you start your exam by July 28, 2021, it will expire by July 28, 2023, just good for 2 years. Pero once na may permit ka pa, hindi ka pa nag-start ng exam, wala siyang expiration. Okay? Let's say na ipasa mo na yung general, airframe, and power plant. Kailangan mo naman ngayon mag-undergo sa oral and practical. Kailangan mo mag-email sa DMA. Maghahanap ka. Mayroon yan sa website sa USFA.com. Makikita mo kung saan ka pwede mag-ano ng DMA. Ano ba ang DMA? Designated Maintenance Examiner. So, yun yung kailangan mo makontak. Ako nun, yung sa akin, sa LA ako nagpa-oral and practical just for 8 hours from 8 to 5. So, yun ang naging experience ko. So, may advantage din kasi guys pag mayroon kang ANP license. Although, hindi mo nagagamit agad or maybe later on, you can use your license. So, may advantage talaga. So, I hope you guys may natutunan kayo sa video na to. And then, please don't forget to like, share, and subscribe and comment below para kung mayroon man kayong mga katanungan or mga ano, masasagot ko sa next video. So, thank you guys and have a good day.